Sa pagbabalik MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ng buong Metro Manila at iba pang mga kalapit lugar na ito ay ang pagsasara din ng ibang mga establishmento katulad na lamang ng mga fast food restaurant, mga barbershop, mga salon at iba pang mga businesses dito po sa buong Metro Manila. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video ay pag-uusapan nga po natin ngayon ang pagbabalik ng Metro Manila sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine dahil na rin sa paglobo ng COVID cases dito po sa buong Pilipinas. Dahil as of now, ang alam ko po ay nasa 106,000 na po ang COVID cases natin dito po sa buong Pilipinas. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos i-click mo na rin ang bell button sa gilid para mas mabilis kang ma-notified sa mga latest video ko. At ngayon nga ay mapapakinggan nga po natin ang mensahe ng ilan sa ating mga medical frontliners sa kanilang Zoom meeting na ito. Huwag ho tayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Kailangan natin ng time out na ito in the form of ECQ para makapag-isip at makapaglabas ng isang comprehensive na estratehiya para mapugsa ang COVID-19. Itong pagbalik sa ECQ ay napakita na sa ibang bansa na effective para matigil ang pag-spread ng infeksyon ng COVID-19. Inuulit ko ho, pagod na pagod na po kami. Hindi lang po physically but mentally as well. Madami rin po sa amin na nagkakasakit ng COVID-19. Hindi po kami nakikipaglaban sa gobyerno. Baka akalain ng iba na nakikipaglaban ho kami sa gobyerno. In fact, we are one with government dito sa gyera na ito. Kaya kami po ay nananawagan na sana po ay pakinggan ninyo kami. Ibigay ang time out na ito. Ilagay natin ang DOH as the lead agency na siyang kukumpas sa direksyon, sa estratehiya na gagawin natin. We have to act as one. At dito naman sa Pasig City ay babasahin natin ang pinost ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account patungkol sa MECQ guidelines dito po sa Pasig City. Ito po siya. At babasahin po natin iyan. Ito naman ang nilalaman ng mensahe ni Mayor Vico. Modified Enhanced Community Quarantine Guidelines effective starting August 4 to 18, 2020. Number 1, stay at home. Only essential travels are allowed. Like for example, yung work or yung medical reasons or yung emergency at yung mga bibili po ng mga essential goods. So uulitin po natin kung kayo po ay tatambay lamang po sa labas, kung kayo po ay maglalakad-lakad, magja-jogging man lang or magba-bike man lang po kayo, hindi po kayo papayagan dahil tayo nga po ngayon ay bumalik at sumasailalim sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine. Okay, sa number 2 po is no public transportation except for tricycle for essential travel only. Pinapayagan po dito sa Pasig ang pagpapasada po ng mga tricycle daw sapagkat meron naman daw po silang plastic barrier na at isa nga lang din naman po ang isinasakay nila sa kanilang mga tricycle. Pero yung mga jeepney siguro, yun po ang ipagbabawal muna dahil nga po sa guidelines ng IATF, kapag tayo ay nakasailalim sa MECQ, yung mga TNBS, yung mga Grab o yung mga taxi at yung mga jeepney po, hindi po muna kayo papayagang mamasada po hanggat nasa ilalim po tayo ng MECQ. Number 3, no mass gathering. So ito na naman po yung mga mag-birthday o yung mga magse-celebrate ng anniversary, ng weeksary o kung ano-ano pa pong mga i-celebrate natin is bawal po ulit dahil tayo po ay nasa ilalim ng MECQ. So bawal na bawal po ang mass gathering simula August 4 hanggang August 18, 2020. So pakatandaan niyo po yan, no mass gathering except dun sa nagmamalita. Okay, next po is no dine-in. So ang ibig sabihin po ng no dine-in, pagpupunta po tayo sa mga fast food restaurant, kung may mga open po, kung pupunta naman po tayo sa mga cake store, kung pupunta rin naman po tayo sa ibang mga coffee shop,
bawal po tayong mag-dine-in. Siguro ang iaalaw lang po nila is take-out talaga. So mag-order kayo doon. So syempre, pipila kayo kung mahaba man yung pila or kung kayo man po ay nasa sasakyan nyo, drive-thru ang kanila pong ano, kanila pong iaalaw. So bawal po ang dine-in sa loob po ng mga food chain. Okay, maliwanag po yan. At may sinabi pa po dyan si Mayor Vico. Ang sabi rin po niya, eto po yun. Ayan. Kakatapos lang din ng meeting ng incident management team. Katatapos lang din ng meeting ng incident management team, laging magdala ng ID, wala muna po tayong quarantine pass o PLP. Yun nga po ang sabi ni Mayor Vico. Kung lalabas daw po kayo, kung importante po yung inyong mga gagawin, ay magdala lamang po kayo ng inyong mga valid ID. So hindi po mag-i-issue ng PLP kasi nakapag-issue na po dati ng PLP. At kung nawala nga po yun, gumamit muna po kayo ng inyong mga valid ID. Wala nang oras mag-distribute. Marami ang nagsasabi na nawala na nila ang kanilang PLP. Kung magbibigay tayo sa lahat ng mag-claim na nawala, edi wala na rin itong visa. So hindi na nga po magbibigay ng PLP or yung permit to leave premises. So, use your valid ID lang po. Every time na mag-out po kayo sa inyong mga bahay o may bibilin po kayo mga importanteng bagay sa labas po. Ay, ito pa. Abangan ang schedule ng libreng sakay sa Pasig Transport. Magbibigay din ako ng update sa ibang pampublikong transportasyon kapag may balita. Pero ang LGU natin, papayagan ng tricycle. Safe naman po ito dahil isang pasahero lang at may barrier. Katulad nga po ng sinabi ko kanina doon sa transportasyon, ang papayagan nga po natin is yung may mga nagda-drive po ng tricycle, pero yung mga TNVS, yung mga nag-grab, ng mga nagta-taxi, o yung mga may UV, o yung mga jeepney po, hindi daw po kayo i-allow na magbiyahe ngayong nasa ilalim tayo ng MECQ. Ang tanging hiling lamang po ng ating mga medical frontliners ay baka sakaling maibalik po sa ECQ o Enhanced Community Quarantine ang buong Metro Manila sapagkat congested na po. Ang ibig sabihin po ay punong-puno na po ang mga pampubliko at pribadong ospital dito po sa Metro Manila. Bakit kaya ba tayo umabot sa ganito? Dahil sa araw-araw na pagtaas po ng COVID cases natin sa buong Pilipinas at marami na din pong mga pasyente ang inilalagay o pinapasok po sa ating mga community o sa ating mga quarantine facility. Hinihiling po ng ating mga medical frontliners na maibalik sa ECQ ang buong Metro Manila upang ma-prevent po natin ang pagtaas sakali nito. Dahil marami pa rin mga tambay o maraming mga kabataan ang nasa labas ngayon na wala namang face mask, hindi naman natin napapractice ang social distancing, kaya patuloy na tumataas po ang COVID cases natin dito sa Pilipinas. Kung inyo pong matatandaan, ay umabot na nga po tayo ng mahigit 100,000 confirmed cases po dito sa buong Pilipinas at naungusan pa po natin ang China kung saan nagsimula po ang virus na ito. Kaya naman hinihiling po ng ating mga medical frontliners na tayo po sana ay makiisa. Tayo po sana ay lumahok o tayo po sana ay sumunod sa protocol na sinasabi po ng ating pamahalaan. Ngayon naman ay pakinggan naman natin ang mensahe ng ating Pangulong Duterte kung paano po nabuo itong pagbabalik natin sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine dito sa buong Metro Manila. Mr. President, yes. May I respectfully reiterate my very strong recommendation with the support of the cabinet for NCR, Laguna, Rizal, Cavite, and Bulacan to be put under the MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine, Mr. President, just for 15 days, Mr. President. Modified Enhanced Community Quarantine, Mr. President. Yes, sir, with your approval, Mr. President. Thank you very much. I have heard the call of different groups from the medical community for a 2-week enhanced community quarantine, ECQ. In Mega Manila. Kaya naman, mga kabayan, sumunod po tayo sa batas, sumunod po tayo sa protocol po ng ating pamahalaan upang matapos na po itong pinagdadaanan natin. Bagamat mahirap,
Pero kung hindi po tayo magtutulong-tulungan, hindi po natin masusugpo itong pandemyang ito. Kaya naman, kapit lang po, sama-sama po nating tatalunin ito. We can beat COVID. We can heal as one. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng impormasyon. At sa mga susunod na araw ay abangan po natin kung ano nga ba ang magiging desisyon ng IATF at ng pamahalaan o kahit ng ating Pasig City Mayor para sa problemang ito. Maraming pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa KerTV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!